Walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit gaano ka pa kagaling magsinungaling at magpanggap, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Alam ni Rachel na mahihirapan siyang bitbitin ang kanyang pinamili sa palengke noong araw na iyon. Hindi niya kasi maiwasang matukso sa napakarami at sariwang mga prutas at gulay. Paglabas niya sa palengke ay naghanap siya ng mapapatungan ng kanyang mga pinamili. Balak niyang kunin ang cellphone mula sa kanyang bulsa upang tumawag ng taxi. Subalit ilang sandali pa ay nabangga siya ng isang lalaki na lumabas mula sa isang tindahan, dahilan upang mahulog ang mga pinamili niya. Isa-isang pinulot na Rachel ang mga iyon. Kaagad namang humingi ng tawad ang lalaki bago siya tulungan nito sa pamumulot ng nahulog na prutas at gulay. Pasensya ka na miss, nagmamadali ako sa paglalakad. Hindi ko sinasadya na banggain ka, wika ng lalaki. Pasensya ka na din, hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Ang problema lang ay papaano ko to iuuwi lahat gayong sira na ang lalagyan ko, wika ni Rachel habang patuloy sa pamumulot. Sa kabila nito ay hindi maiwasang sisihin ni Eric ang kanyang sarili. Ang totoo niyan, nagkasagutan sila ng kanyang ama kaya dali-dali siyang lumabas ng tindahan nito. Hindi niya napansin ang babae kaya niya ito nabangga. Kung gusto mo ay pwede kitang ihatid pa uwi para kahit papaano ay makahingi ako ng tawad sa'yo. Mahinahong sabi ni Eric habang tinitingnan ang napakagandang babae sa kanyang harapan. Noon niya lamang napagmasdan ang mukha nito. Umaasa siya na sana ay pumayag ito sa kanyang alok. Mukhang nag-aalangan si Rachel kaya naman nagpakilala si Eric ng maayos at sinabing hindi siya manyak at wala siyang binabalak na masama. Natawa naman ang babae bago sinabi ang kanyang pangalan. Matapos noon, pumayag siyang ihatid ni Eric. Sinubukan ni Eric magmaneho ng mabagal upang makausap at mas makilala pa si Rachel. Niyaya niya rin itong kumain sa labas at manood ng movie. Subalit, tumanggi ito. Ayon sa kanya, tuwing Sabado lamang siya pwedeng lumabas ng bahay. Ganun ba? Willing naman akong maghintay sa'yo tuwing Sabado, nakangiting sagot na Eric bago huminto ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking bahay. Hindi akalain ni Eric na doon nakatira si Rachel kaya tinanong niya ito. Wow, grabe ang ganda pala ng bahay niyo. Siguro ay napakayaman ng iyong mga magulang. Ah, kabibili lang nila ng bahay na ito pero ayaw ko na muna sanang pag-usapan natin ang tungkol sa mga magulang ko. Okay lang, walang problema, sagot ni Eric bago tulungan si Rachel na buhati ng kanyang mga pinamili. Bago sila magkahiwalay ay nagpaalam si Eric at sinabing babalik siya sa Sabado bandang alas 5 ng hapon. Tumango lamang si Rachel bago pumasok sa malaking bahay. Matapos noon, nagmaneho na si Eric pa uwi. Ilang oras pa lamang ang nakakaraan mula nang magtalo sila ng kanyang ama dahil ayaw siyang bigyan nito ng pera para sa kanyang bakasyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi mo ba ako naiintindihan, Eric? Kailangan ko ang tulong mo para mapatakbo ng maayos ang ating negosyo. Apat ang tindahan natin at sa dami ng trabaho ay mag-isa lamang akong nagmamanage. Kahit ilang araw man lang sana ay tumulong ka. 26 na taon ka na, pero hindi kita maaasahan. Sa edad mong yan ay dapat marunong ka ng kumita ng pera. Galit na sermon ang kanyang tatay. Sumagot naman si Eric at sinabing, ayan ang mahirap sa inyo. Lagi na lang pera ang iniisip nyo. Ayaw kong magtrabaho sa tindahan. Kung ayaw mong magtrabaho, ibig sabihin ay hindi mo kailangan ng pera. At huwag kang umasa na bibigyan kita. Wika nito bago tuluyang umalis si Eric ng tindahan. Iyon din ang sandali na nabangga ni Eric si Rachel. Habang iniisip ni Eric ang pangyayaring iyon ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe iyon mula sa bangko at ayon rito, nakatanggap siya ng pera mula sa kanyang tatay. Sa kabila ng perang natanggap ay napagpasyahan ni Eric na hindi na tumuloy sa bakasyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Tutulong na lamang siya sa negosyo ng tatay niya habang hinihintay ang pagsapit ng araw ng Sabado. Iniisip niya na mas mabilis lilipas ang bawat oras kung magiging abala siya sa pagtatrabaho.
Sa mga unang araw na tumutulong siya sa kanyang ama ay mas napapalapit ang loob nila sa isa't isa. Mula kasi nang pumanaw ang kanyang ina ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo ni Eric sa kanyang tatay. Lagi lamang siyang lumalapit dito upang humingi ng pera. Pero ngayon, napagtanto niya na tumatanda na rin ito at gusto niyang bumalik ang dati nilang relasyon. Naikwento niya rin dito ang tungkol kay Rachel. "Tay, sa tingin ko ay napakayaman ng pamilya ni Rachel dahil sa laki ng kanilang bahay. Papaano kung ayaw ng mga magulang niya sa akin dahil normal na mamamayan lang tayo? Bakit mo naman naitanong yan, anak? Nakilala mo na ba sila?" Tanong ng matanda. "Hindi pa po. Pero ang ipinagtataka ko rin, bakit ang anak ng isang mayaman ay naroon sa palengke upang mamili ng prutas at gulay? Tapos wala pa siyang driver o sasakyan." Umayo naman ang kanyang ama. Nakapagtataka nga ito, pero naniniwala siya na sa paglipas ng mga araw ay malalaman rin nila ang tunay na dahilan. Ang mahalaga ay masabi niya kay Rachel kung ano ang tunay niyang nararamdaman para dito. Noong sumapit na ang araw ng Sabado, excited na nagtungo si Eric sa tapat ng mansyon upang sunduin si Rachel. Paglabas nito ay lalo siyang namangha dahil napakaganda ng suot nito. Simpleng bestida pero bagay na bagay sa kanya. Naging masaya at maayos naman ang kanilang date noong gabing iyon. Pagka-uwi ni Eric ng bahay ay kaagad niyang sinabi sa kanyang ama na si Rachel na ang babaeng gusto niyang mapangasawa. Subalit ayon sa kanyang tatay ay huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Pinayuhan siya nito na mas mabuting kilalanin niya pa si Rachel at ang pamilya nito. Nakinig si Eric sa payo ng kanyang ama dahil alam niya na ito rin ang makakabuti para sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang 2 buwan, hindi na nakatiis pa si Eric. Niyaya niya nang magpakasal si Rachel at pumayag naman ito. Subalit, noong banggitin ni Eric ang tungkol sa mga magulang ni Rachel ay bakas ang takot sa mukha nito. Kaagad itong tumanggi. Ayon sa kanya, nasa bakasyon pa ang kanyang mga magulang at hindi niya alam kung kailan babalik ang mga ito. "Sigurado ka ba, Rachel? Para sa akin ay hindi naman tamang maghahanda tayo para sa ating kasal nang hindi kami namamanhikan," tanong ni Eric. "Okay lang yon, walang magiging problema," mahinang sagot na Rachel. Matapos ihatid si Rachel sa malaking bahay ay nagmaneho na pauwi si Eric. Hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit ganoon na lamang ang pagtanggi ni Rachel na makilala niya ang mga magulang nito. Pagka-uwi niya ng bahay ay sinabi niya ito kaagad sa kanyang tatay. Ayon naman rito, gusto niyang makilala ang mga magulang ni Rachel at ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang ikakasal na ang kanilang anak. "Tay, pwede ko bang hiramin ang uniforme ng isa sa mga delivery boy? Gusto ko lang makita kung ano ang sitwasyon sa bahay ni Rachel." "Anak, delikado ang iniisip mong yan," pagtutol ng kanyang ama. "Hindi naman po siguro gangster ang kanyang mga magulang," wika ni Eric. Makalipas nga ang 3 araw ay nagtungo si Eric sa malaking bahay bilang delivery boy. May dala-dala siyang mga pagkain para magmukhang totoo ang kanyang pagpapanggap. Tinanong siya ng gwardiya pero nasagot niya naman ito. Ilang sandali pa ay natanaw niya si Rachel habang nakasuot ito ng uniforme ng katulong. Lumabas rin ang isang matandang babae upang kunin ang dala niya. Pinirmahan nito ang ilang dokumento bago muling pumasok sa loob. Namumula ang mukha ni Eric sa kanyang natuklasan. Hindi niya lubos akalain na nagawang magsinungaling ni Rachel sa kanya. Pag-uwi niya ng bahay ay kaagad niya itong ipinagtapat sa kanyang ama. Pero ayon dito, huwag siyang magpadalos-dalos. Mas mabuting si Rachel mismo ang kausapin niya at tanungin ito kung bakit niya iyon nagawa. Kinagabihan, nagring ang cellphone ni Eric. Tawag iyon mula kay Rachel. "Hi Eric, bakit hindi ka tumawag sa akin buong araw? Busy ka ba?" tanong nito. "Rachel, kailan uuwi ang mga magulang mo? Gustong gusto ko na silang makilala." Napatahimik si Rachel sa kabilang linya. Noong mga sandaling iyon ay hindi na napigilan pa ni Eric ang kanyang sarili, kaya muli siyang nagsalita. "Alam ko na ang totoo. Galing ako sa bahay niyo kanina at nakita kita. Alam kong nagtatrabaho ka bilang kasambahay. Tama nga ako. Boses mo ang narinig ko kanina. Sige, pumunta ka dito sa bahay bukas kasama ang iyong ama.
Matapos sabihin ang mga salitang ito ay ibinaba ni Rachel ang tawag. Hindi malaman ni Eric ang kanyang gagawin. Naguguluhan siya kung bakit ganoon ang sinabi ni Rachel. Papaano kung palayasin ito ng kanyang amo kapag nagpunta sila roon? Ayon naman sa kanyang ama, mas makabubuting magpunta sila roon upang malaman nila ang buong katotohanan. Kinabukasan, nagtungo ang mag-ama sa malaking bahay. Pinapasok sila ng gwardya sa utos na Rachel. Naroon sa sala ang may-ari ng bahay, isang matandang lalaki at babae. Kaagad nagtaas ng boses ang lalaki. Rachel, anong ibig sabihin nito? Ipaliwanag mo dahil kung hindi ay palalayasin kita. Wika nito. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Suarez, dahil mula sa araw na ito, hindi na ako magtatrabaho dito bilang kasambahay. Nakangiting wika ni Rachel na siya namang nagpainit sa dugo ng matandang lalaki at babae. Marahil ay naguguluhan kayo, pero hayaan niyong ipaliwanag ko ang lahat, kaya makinig kayo sa sasabihin ko. 22 taon na ang nakakaraan. Si Mr. Suarez at ang asawa niyang si Margaret ay nagkaroon ng anak. Ngunit wala ito sa plano ni Mr. Suarez. Ang tanging gusto niya lamang ay makamkam ang kayamanan ng kanyang asawa na mayroong karamdaman. Nagawa niyang bayaran ang kurap na doktor upang sabihin sa kanyang asawa na binawian ng buhay ang kanyang anak matapos niya itong isilang sa ospital. Namutla si Mr. Suarez nang marinig ang sinabi ni Rachel. Ano bang sinasabi mo? Kapag hindi ka pa tumigil ay tatawag ako ng pulis, sigaw nito. Sige, tawagan mo sila. Siguradong interesado silang malaman na buhay ang bata. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Margaret habang nakatitig ito kay Rachel. Ipinagpatuloy niya ang pagkakwento. Napunta ang bata sa bahay ampunan at hindi nagtagal, mayroong mag-asawa na umampun sa kanya at pinangalanan siyang Rachel. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na parang tunay na anak. Minahal at ibinigay ang mga pangangailangan. Naging tapat din ito at sinabi na isa lamang siyang ampon. Dahil sa kagustuhang malaman ni Rachel kung sino ang kanyang mga magulang, kaya bumalik siya sa bahay ampunan at humanap ng mga impormasyon at ebidensya. Noong malaman niya kung sino ang mga ito ay nag-apply siya bilang kasambahay at kaagad naman siyang natanggap. Balak niyang maghiganti sa mga ito, ngunit nagbago ang lahat nang malaman niya ang kalagayan ng kanyang ina. Natuklasan niya na mayroon itong karamdaman. At tulad niya ay isa rin siyang biktima ng kasamaan ni Mr. Suarez. Matapos magsalita ni Rachel ay iniabot niya ang isang envelope kay Margaret. Narito ang lahat ng mga patunay na dokumento, maging ang resulta ng DNA test. Napalingon si Margaret sa kanyang asawa. Anong tinitingin-tingin mo? Naniwala ka ba talaga na mamahalin ko ang tulad mo? Totoo ang lahat ng sinabi niya. Gusto kong mawala ka na sa mundong ito para mapunta sa akin ang kayamanan mo. Pero niloko mo ako. Hanggang ngayon ay buhay ka pa rin. Sigaw ni Mr. Suarez bago lumabas ng bahay. Napaiyak na lamang si Margaret at napaupo sa sahig na kaagad namang tinulungan ng tatay ni Eric. Habang si Eric naman ay hinabol si Mr. Suarez na balak takasan ang kanyang kasalanan. Nabilanggo si Mr. Suarez. Salamat na lamang dahil kompleto ang mga ebidensyang nakalat ni Rachel para makulong ito ng tuluyan. Makalipas ang 6 na buwan, nagpakasal si Eric at Rachel kasama ang mga mahal nila sa buhay. Napakasaya niya dahil makakasama niya ang tunay niyang ina at ang lalaking mahal niya nang walang inililihim sa mga ito. Masaya rin si Eric dahil sa huli ay naging maayos ang relasyon nila bilang isang pamilya. Magkasundo ang kanilang mga magulang. At higit sa lahat ay maipapakita niya kay Rachel kung gaano niya talaga ito kamahal. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos.